Nandito ngayon tayo sa Photoshop para sa isang post editing. Meron tayong image dito rendered sa Lumion ito at ating i-enhance, ating i-edit para magkaroon siya ng background at mga textures. So dalawa lang naman ang gagamitin kong files, dalawa pang additional files. Ito yung ating gagamitin para sa background at ito naman yung ating texture. So bakit kailangan sa Photoshop pa tayo maglagay ng background o texture kung pwede naman itong gawin sa SketchUp o Lumion? Kasi meron din kayang gawin ang Photoshop na kakaiba, iba sa V-Ray o sa tama sa V-Ray at sa pagre-render sa Lumion. At bukod doon, napakadaling maglagay ng background at texture sa Photoshop. At ito na nga, ipapakita ko na. Halimbawa, itong ating sky blue clouds. Ito nga pala ay ma-download sa Google search. Search nyo lang background, artistic cloud. Ayan. Ito parang painting ito. Ito na lang ang pinili ko, wag na yung realistic. Dahil makikita nyo mamaya. So, ito na, mag-i-start na tayo mga lodis. So, siguro pamilyar na kayo sa paggamit ng Photoshop. Ito na lang, dire-diretso na nga tayo. Drag lang natin itong ating background dito sa ating main image. Yung image na ating i-render o i-enhance. Okay, so natakpan, wala tayong makita, no? Dito tayo ngayon sa opacity. 100% kasi siya, kaya wala tayong makita. Babaan natin, gawin nating 20. Tama na yan, basta may makita lang tayo. Ayan. Ngayon, sa akin lang, nasubukan ko na itong gawin kanina, gusto ko siyang ilagay dito. Ayan. Balik tayo sa opacity na, ayan. Gusto ko lang kasing ihalo itong pula, mga flowers. Gusto ko lang siyang ihalo sa ating image. So, ang ganda ng epekto nung ginawa ko siya kanina. Ayan. Babaan muna natin ulit sa... Ngayon, ito na. Punta tayo sa layer. Magmamasking tayo para matanggal itong background na to na nandito. Hindi natin siya kailangan para lumabas yung ating building o yung ating model. So, layer. Punta tayo dito sa layer mask at i-click itong reveal all. Tapos ito, ito hindi ko na alam masyado kung anong tatawag dito. Basta dapat ito ay color black. At pagkatapos, punta tayo dito sa brush tool. Ngayon, nag-mask na tayo, di ba? Ito na yon, ito na yung mask. Ating i-erase ko lang ito. Dahil hindi natin siya kailangan para lumabas yung ating image at yung background ay mapunta sa likod. Ayan. Ayan lang natin siya. Tapos, binanggit ko nga kanina, kailangan ko itong pula na to. Nagustuhan ko yung kanyang effect. So, ito. Bulayin natin. Oops. Sorry, masyadong malaki ang nabura. Ngayon, babaan natin yung opacity niya para mag-blend itong lines na ito. Ayan.
Ganito na lang. Ayan. Ginawa ko ng 100 ulit. Tanggalin na natin siya. Ayan. Para mawala yung lines. Pero maiwan itong red. Ayan. Talagang gusto ko lang yung effect niya. So ito, burahin natin siya. Magmasking tayo dito para lumabas yung trees. Hayaan nyo lang muna, hindi masyadong accurate yung pagmamask natin. So babaan na natin yung opacity para ito mag-blend itong background dito sa ating model para hindi abrupt yung change. Kahit iganyan lang natin siya, oh. Hindi na masyadong kailangan yung mga marquee tool, mga selection tools. Bayaan lang natin mag-blend sila naturally. Ayan. Siguro ito, babawasan ko yung pagkapula niya dahil masyado namang obvious. Babaan ko pa. Okay. Dito kahit wala tayong dito sa baba, kahit hindi na natin i-edit, oh. So okay na tayo. Ganda naman yung resulta ng ating masking. Ngayon isa pa, next editing pa. Dagdagan natin itong i-duplicate natin itong layer na ito, itong layer 1. Right click, tapos duplicate layer. Okay. Ngayon, i-modify pa natin. Medyo hindi ko gusto yung banda dito. Balikan lang natin itong layer 1 at i-hide muna natin ito. Mag-masking pa tayo dito. I-click lang natin ito, yan, para balik tayo sa pagmamask. Hanapin natin ito yung brush tool. Opacity natin. 7. Para mag-blend lang din. Okay. Ngayon, balik na tayo dito sa ating layer 1 copy. At i-click natin itong mask, layer mask. Tatandaan nyo lang, layer mask yan. Ngayon, dito naman sa... Dito pala muna tayo sa ating duplicate layer. I-click natin ito. At dito sa blending mode natin. Ayan, dito sa ating blending mode, subukan natin itong multiply. At taasan natin ang opacity. 80% o 80. Depende sa inyo yan, mga kasiris. Ayan. Siguro okay na yan. At itong red masyadong naging pronounced, ano, babaan ulit natin yan. Magmasking ngayon tayo muli dito. Gamitin natin ulit itong brush tool, opacity, at meron na tayong kahit i-erase na natin ito dahil meron na tayong ganito sa ating layer 1. So totally erase nyo lang yan. May iwan pa rin yung ginawa natin sa layer 1. Ngayon parang masyado yatang matapang yung red. Gusto ko lang naman mag konting red lang siya. Bawasan natin. Dahan-dahan sa pagbawas. Ayan. Red na siguro yan. Okay, balik tayo dito sa ating pinaka top layer. Pwede na siguro yung ganyang epekto. So I think bigla tayong natapos. Meron na tayong background na palagay ko okay naman siya. Minsan ganito pagka sa mga architectural firms, hindi naman kailangan maging sobrang realistic ng clouds. Basta kailangan lang ma-visualize lang natin. Presentation lang yung magandang effect. May contrast. Ayan, ganyan lang naman minsan ang kailangan.
ano yan, magte-texture ngayon tayo. Okay, punta natin itong yellow pixels. Ilabas lang natin siya. At i-drag ngayon natin siya dito. Okay. Para saan ba itong texture? Bakit kailangan pang meron ganito? So, mamaya lang. Effect din yan. Dito tayo sa ating edit. Pre-transform tayo para matakpan lahat. Yan lang. Ngayon, opacity babaan natin para makita lang natin yung nasa ilalim. So, parang gusto ko kasi yung may dito sa ating foreground, medyo magaspang siya. Gusto ko yung may parang texture talaga. Magaspang. Para bang artistic. Ngayon, masking ulit tayo. Punta tayo sa layer. Ayan. Click muna natin itong latest layer. Ngayon punta tayo sa layers tab. Layer mask, reveal all. At napansin nyo, ayun na yung ating layer mask. Ganun ulit. Magbabrush tayo. Opacity at 100% para lumitaw na ito. O nga pala, gusto ko rin may maiwan na magaspang dito. Dahan-dahan lang muna natin i-erase. Mag-masking pala. Ayan. Nag-masking tayo para lumitaw yung nasa ilalim itong layer 1 copy. Ito, kailangan natin as is pa rin siya. Siya pa rin yung mga puno. Hindi natin kailangan magaspang. Dito lang ang kailangan. Gusto kong maging magaspang. So, itong sasakyan, lalo na yan, hindi natin kailangan maging magkaroon ng texture. Gusto natin maging shiny ito. Ayan. So, at 100% tayo. Babaan natin sa 30% para dito sa edges ng car. Ayan. More or less, hagip na yan lahat. Tapos itong ating plants, vegetation, 100% tayo opacity. Hindi natin kailangan ng texture dyan. Ulitin ko na lang dito sa ating gitna. Hindi natin kailangan may texture dito. Masking pala. Ayan. At dito rin. Ngayon banda dito, dahan-dahan gradually ang pagka-fade niya. Babaan natin. Siguro konti pa. Ayan, may konting kagaspangan lang. Pa-effect lang baga. Balikan lang natin ito. Gusto natin na walang texture dito. Dito lang. So, I think okay na yan. Oops, may nakit pa. Ay, para lalong ma-emphasize itong texture dito, duplicate natin ulit itong layer. Saan na ba yun? Ayan. Click okay lang. Ayan. So, pansinin lang natin. Pareho lang, ano? Ayan. Meron palang nahagip doon. Burahin natin yun. Layer masking tayo dito. Ayan. Balik tayo dito sa layer 2. Ayaw natin ito. Dito tayo ulit sa blending mode. Nandito tayo sa ating pinaka top layer. Gawin natin itong multiply. Tapos opacity taasan natin para lalong ma-emphasize ito. Pero masyado natin na-emphasize naman. So, ganyan lang naman. Mga ganito lang. Ayan. Magmamasking na lang tayo. I-erase natin itong hindi natin kailangan. Okay, ngayon i-click natin ulit itong ating layer. Maraming effect, try lang natin dito sa
sa mga blending mode, meron tayong overlay. Ayan, vivid light. Tignan natin yung vivid light. So, ayan ang epekto niya. Subukan natin ang difference. Exclusion. So, napakaraming blending mode. Pumili na lang kayo dyan ang gusto ninyo. Iwan na lang natin ito ng ayan. Tapos opacity. Iba natin konti. Parang may lumitaw, pumutok. Ayan. Bigla tayong natapos. Ayan. So, i-compare natin. Baba nyo na muna itong mga files natin. So, siyempre dapat no. Huwag nating save changes to Photoshop. Itong ating yellow pixels. Compare lang natin ha, doon sa ating original. Sasarado lang natin ito lahat. Ito yung kanina. Bago tayo mag-render sa Photoshop at ito na yung ating finished rendering. So, hanggang sa muli. At sana nagustuhan nyo itong ating presentation ngayon. May natutunan sana kayo. At dun sa mga bago pa lang sa channel na ito, invite ko kayo na mag-subscribe na. Ganito ang mga topics na may expect ninyo sa bawat mga bagong uploads natin dito sa V-Ray SketchUp Series. So I will see you soon. Hanggang sa susunod, mabuhay ang mga Pinoy Visualizers.